Ito na nga pala yung part 2, guys. Gumagawa kami ng mango float ng sister-in-law ko. Ito lang yung naitulong ko talaga. Nagtatrabaho kasi ako, kaya hindi ako masyadong nakatulong sa kapaghahanda ng mga pagkain. So yung nagluluto is yung mother-in-law ko lang. So kung merong mga kaya kong gawin, tumutulong ako. Pero the rest talaga, sila na talaga yung lahat ng gumagawa. Lahat ng mga pagkain na niluluto ng mother-in-law ko, dito lang namin binili lahat ng mga ingredients. Yung iba naman is sa Davao City. Doon lang kasi nakapag-grocery si mama ng iba. Itong mga ingredients ng mango float doon sa Davao yan binili. Yung iba naman yung mga ulams nito. Hindi kami nakabili ng pang-decoration, guys, para sa Pasko. Kaya itong mga angels nagtulungan, nilabas yung pagka-artistic nila para makabuo ng letters para sa Merry Christmas. Sabi pa nga nila, by groups daw. Kasi yung ibang naka-check-in, may mga pa-design din. Pero yung mga design nila is yung pang-design talaga na merong balloons at curtain foil. So kaya sinabi ko sa kanila na okay lang yan. At least meron tayong pang-design na Merry Christmas. At sabi pa nga nila, with the heart daw yung paggawa nila. Kasi nga, from the scratch. Naisipan na lang nilang tawagan yung boyfriend ng pinsan nila kasi nagpapakasakali sila na baka meron pang mabiling pang design sa poblasyon. At sa mga oras na ito, guys, nakatulong na talaga ako at inayos ko na yung table at sila din yung nag-ayos ng mga gifts namin kasi nga may mga pa-exchange gift kami at may mga munting mga konting regalo din. At ito na nga yung mga luto ni mama na pagkain. At ito na din yung nagawa nilang Merry Christmas, guys. So nung wala pa, hindi pa kompleto yung letters. So it's okay lang kasi nga ginagawa pa naman nila. So nagbi-video lang ako. So ito, diba, sobrang dami ng pagkain na niluto ni mama. Pero kasya din naman ang sa amin, guys, kasi nga medyo marami-rami din kami dito. At ayan na nga, nakahiram na kami ng pang-design, guys. Buti na lang at may extra sila na pang-design kaya nakahiram kami. At yan na nga yung pagkain at nilagay na ni mama yung cake. Yung cake na yan is yung birthday cake ni papa. At yan si papa, yan siya yung nag-birthday, guys. Medyo nakainom na yung father-in-law ko dito, guys. Kasi nga ang aga nila nag-start na mag-inom. Kaya sobrang kulit at jolly niya dito, guys. Kaya palagi na lang siyang nakasmile. At sobrang-sobrang saya niya kasi nga dito rin yung mga kapatid niya sa birthday niya kasama nag-celebrate. Itong mother-in-law ko naman, palagi nakasigaw kasi na-stress siya kay papa kasi nga hindi nakikinig si papa sa kanya at palagi nagpapajali at palagi nagpapatawa si papa kasi nga sinasabi na picture taking. So ganyan yung mga post niya. Kaya ganyan. Kaya lahat naman kami natatawa sa kanya kasi nakikita talaga namin na sobrang-sobrang saya niya talaga sa araw na to, guys. At least, lumapit na sa kanya si mama kasi nga picture taking na sila sa bike ko. Picture! So ayan, diba? Sobrang sweet din ang charin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the lottery blow. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Smile. 1, 2, 3. Smile, uy! At syempre, hindi rin kami papahuli, guys. Syempre, kasi first time namin to magka-family picture kahit na aso lang yung anak namin, guys. It's a blessing pa din. So, itinuturi talaga namin siya na baby namin, guys. So, first Christmas ni Shaila sa amin. Shaila! Shaila!
Oh, lagi naginigyasan. Tatoy! Ang tatoy! Say hi to you. Flex ko lang pala yung anak ko, guys. Ito pala si Shaila, Shih Tzu, 8 months old. Ayan na nga, guys, kainan na. Ito yung pinakahihintay ko kasi nga natatakam talaga ako dahil nagugutom na talaga ako ng mga oras na ito, guys. At saka sobrang sarap ng mga pagkain na niluluto ni Mama. At ito naman yung mga angels, guys. Sobrang sexy nila, diba? Standing ovation yung peg ko dito, guys, para daritso agad doon sa paa yung kinain ko, diba? Ito naman si Lawrence, parang nasa brahan nata sa Red Horse. Kasi pag nakikita si Uncle Jerry, palaging natatawa. Hindi namin mawari kung ano yung dahilan ng batang ito. Pero ika nga sa kanya, pag nakikita niya ito si Uncle Jerry, happy feel niya daw ito. Kaya sobrang tawang-tawa talaga siya pag nakikita niya. At guys, may humabol pinsan ko. Akala ko talaga hindi siya makakapunta kasi nga nagbabiyahe kasi yung trabaho niya. At nagchacha sa akin na siraan daw yung truck nila at matagal silang na-rescue doon sa kung saan sila nasiraan na lugar. Pero in fairness, nakarating siya at nakaselebrate ng Pasko with me at saka yung sa love life niya. December karon. Tapos na nga kami mag-celebrate ng Pasko. Ito na nga, nakatulog na yung baby ko at ako din, nakahiga na din ako kasi napagod talaga ako. Pero yung mga angels nasa labas pa, nag-concert. Niyaya nila ako pero di na talaga kaya ng powers ko, guys. Salamat sa panonood. See you in part 3!